Isa pa, hindi masama ang intention natin. Magpapasalamat pa siya sa'yo kapag nalaman niya. Sigurado ka? Ano ba? Nakakatapa ka na. Hindi ko naman kasi maintindihan kung saan ka pupunta. Pwede ba ayusin mo sigawan, naman? Baka hindi ako mapagpigil. Mabatukan kita. Ah, napaka-bayulente mo. Manhid ka talaga. Wala ka na inisip kundi manakit ang tao. Sino bang manhid sa ating dalawa? Ikaw! Ikaw na ang pinakamanhid sa lahat. Ah, kung ganun, ako pala ang manhid. Sino ba? Maraming beses mo na ako sinabihan ng manhid. Subukan mo lang ulit sabihin sa akin yan. Manhid ka, manhid ka, manhid ka, manhid ka, manhid ka, manhid ka. Baka akala mo hindi ako nagagalit. Bakit ka ba nagagalit? Abasa, manhid ka pa rin. Ano ba tinitingin-tingin mo? Huwag mo sabihin ngayon kung kailan nakakita ng taong sumisigaw. Sawa ka na ba sa buhay mo? Pumasok ka sa banyo, doon ka tumugtog! Bakit ka ba ganyan? Palagi mong binabaling sa ibang tao ang galit mo. Hindi ko masayo itong hotel. May karapatan ka na manigaw. Hindi na ako makikipag-date sa'yo sa ganitong klaseng lugar. Buti pang kumain ng ice cream sa labas. Mura na, romantic pa. At sino ba may sabi nagde-date tayong dalawa? Sina si Men at Xiaoyu at hindi tayong dalawa? Oo nga pala, munti ko na makalimutan. Anong ginagawa niyong dalawa dito? Ano rin ang ginagawa niyong dalawa rito? Sinusundan niyo ba kami? Shimen, huwag mo sabihing ideya mo to. Sunshine, pasensya ka na. Alam kasi namin kung magsiset kami ng romantic date para sa inyong dalawa, hindi naman kayo papayag doon. Kaya naman naisip ni Shimen ang ganitong ideya. Nakita ko magandang naisip niya kaya tumulong ako. Puro kayo kalokohan. Bakit kayo nagdidesisyon para sa amin? Xiaoyu, tinulungan mo siya para lokohin ako? Alam niyo, naiinis ako sa inyong lahat. Sandali, sandali, sandali lang. Nakakainis sila. Pinagkaisahan nila ako. Si Dao Ming Si at yung playboy niyang kaibigan. Lumabas ka na, itigil mo na yan. Sige na, pwede ka na umalis. Ase, alam mo ginagawa ko ito para maging maayos ang lahat. Kaya lang, sinira mo ang diskarte ko. Huwag mo na nga akong sermonan. Ano na naman ba nangyari? Ayan, kapag bumalik si Xiaoyu kasama si Shan Cai, ayusin mo na mukha mo ha. Auntie? Ase! Ah, nandito na si Auntie! Ma, kailan kayo dumating? Kadarating ko lang. Dumiretso na ako dito dahil meron akong aayusin. Sinabi sa akin sa reception na nag-check-in ka raw ngayong araw na to. Kaya naisip kong puntahan ka. Ba't nga pala nandito ka sa hotel? Walang ibang dahilan. Auntie, ako po nagaya sa kanya. Gusto ko lang po kasi makausap siya ngayon. Naisip ko pong baka gabihin kami. Kaya ako na nagaya sa kanyang pumunta rito. Ase, hindi lang isang beses kong sinabi sa'yo ito. Mahaba nga ang buhay natin. Pero hindi ibig sabihin habang buhay kang bata. Minsan ang buhay sandali lang din. Kaya huwag mong sayangin ang buhay mo sa mga taong walang kwenta. Kung gusto mo, dito ka muna tumuloy sa hotel. Uuwi muna ako sa bahay. Mabuti na lang bago siya dumating nakaalis na si Sanchez at Xiaoyu. Kung hindi, lagot na. Sandali lang. Kailangan mo na palang umalis. Di ba nasa bahay ngayon si Sanchez? Baka abuti siya lang.
Habang wala ako dito, may nangyari bang hindi maganda? Wala po, madam. Ihanda mo na ang pampaligo ko. Ngayon na. Opo, madam. Nakabalik na pala kayo, madam. Narito ang tsaa. Auntie Jade, salamat sa pag-aasikaso habang wala ako. Tungkulin ko yon, madam. Auntie Jade, ibinilin ko sa iyo na ikaw ang mag-asikaso nitong bahay at magbantay kay Asi. At huwag siyang pababayaang makipagkita sa kung sino-sinong babae lang. Binantayan niyo ba siyang mabuti para sa akin? Hindi siya nakikipagkita sa sino mang maraming babae. Wala naman siyang naging problema. Kaya wala kayong dapat alalahanin, madam. Tungkol naman doon sa babaeng nabanggit ko sa iyo bago ako umalis, ginawan mo ba ng paraan para mawala siya? Kung ang babaeng sinasabi ninyo ay si Shan Cai, kinausap ko na siya. At hingi ang kanyang serbisyo bilang personal maid ni Young Master. Auntie Jade, nababaliw ka na ba? Bakit mo pinayagan yung mangyari? Kailangan mo ipaliwanag sa akin ang lahat. Patawarin niyo ako, madam, sa hindi ko paghingi ng permiso at sa aking naging desisyon. Pero ang batang yun ay talagang napakasipag. Gumigising alas 5 ng umaga at nagtatrabaho pagdating mula sa school. Sa tingin ko, nagkakasundo silang dalawa. Palagay ang loob sa kanya ni Young Master at normal lamang yun. Ano ang inyong sinabi? Pinabayaan niyo silang dalawa? Hindi ko yata kayang sigmuraing manira ng isang magandang relasyon. Isa pa, wala akong dahilan para gawin ang bagay na yan. Wala na akong panahon makinig sa iyong paliwanag. Auntie Jade, 60 taon na kayo naglilingkod sa pamilya namin. Dapat sana'y alam na ninyo na ang aming dalawang anak ay hindi basta mga pangkaraniwang tao. Maganda ang kinabukasan ni Asik. At hindi ko papayagang sirain lang ng isang maruming babae ang buhay ng aking anak. Nasaan ngayon ang babaeng yon? Nasa guest room. Auntie Jade, paano nyo nagawang papasukin ang isang hampas lupa at maruming babae dito sa aking pamamahay? Aalis na ako ngayon din, pero huwag nyo sisihin si Auntie Jade. Sandali lang. Magkano ba ang iyong kailangan? Ano yun? Sa simula pa, kinakalaban mo na ako. Pera lang naman ang habol mo, hindi ba? Magsabi ka lang ng halaga. Kahit magkano ang gusto mo, ibibigay ko sa iyo yun ang buo. Kapag nasa iyo na ang pera, kung maaari lang, layuan mo na ang anak ko. At kahit kailan, huwag ka na magpakita pa sa amin. Ang sabi mo dati, kulang ang 10 milyon. 50 milyon kaya. O gawin na natin 1 bilyon. Sabihin mo lang, magkano ba ang iyong kailangan? Madam, tigilan niyo na yan. Kung palalayasin niyo ang batang yan ngayon, hindi ko papayagang mangyari yan. Auntie Jade, alam mo ba ang iyong sinasabi? Alam na alam ko. 60 taon ko kayong pinaglingkuran. Maaaring nakalimutan na ninyo ang sinabi ng iyong ama bago pa man siya mamatay na maglilingkod ako sa pamilyang ito hanggang sa aking huling hininga. Bakit mo sinasabi yan? Anong ibig mong sabihin? Malinaw kong sinasabi. Kapag umalis ang batang yan ngayon dito sa bahay, hindi ko patatagalin ang buhay ko hanggang bukas. Auntie Jade, ngayong gabi, pagbibigyan ko ang gusto mo. Pero, tuwiran kong sinasabi sa iyo ngayon ito na ako pa rin ang masusunod sa akin sariling pamamahay at walang sino mang dapat makialam. Madam, maraming salamat. Pasensya na po. Salamat, Auntie Jade. Inaalala niyo po ako. Ang nakasimangot na mukhang yan, huwag mong ipakita sa akin. Isang sundalo ang aking asawa. Namatay siya noong World War II. Noon ay 19 taong gulang ako. Ang ama nila ang nag-aruga at kumalinga sa akin para hindi ako mamuhay sa kalye. Kaya nangako ako, gagawin ko ang lahat para sa pamilyang ito. Noong magbinata ang papa ni Naas, pinakasalan niya si Madam
at naging bunga nila sina Ma'am Cheche at Sir Dao Ming Si. Maraming taon ding naging masaya ang buong pamilya. Kaya lang, habang ang kanilang negosyo ay lumalaki, lumalaki din ang pagitan ng kanilang pagsasama. At ang higit na naapektuhan ay si Sir Dao Ming Si. Naaalala ko nga nung siya'y nasa ikalimang baitang, madalas siyang umuwing puno ng dugo ang kanyang katawan. Nung unang akala ko'y dumi lang, pero hindi pala. Hindi ko akalaing ang dugong yun ay galing sa mga taong walang awa niyang sinasaktan. Si Sir at si Madam, tinatapatan nila ng pera ang lahat. Kaya nga, si Sir Dao Ming Si, habang tumatagal, lalong lumalalat. Pero nung ako'y nagbalik, malaki ang ipinagbago niya. Tinulungan mo siyang magbago. Nako, hindi po, Auntie Jade. Wala po akong ginawang tulong. Nagkataon lang po sa school na hindi ako sanay na niyayabangan. Kaya nagkaroon po kami ng matinding pagtatalo. At yun po ang pagkakataon na nasuntok siya sa mukha. Ang galing mo pala talaga. Alam mo ba, dito walang nakakagawa sa kanya ng ganun. Simula nang ikasal ang kapatid niya, walang sino man dito sa bahay nakapigil sa kanya. Pero pagkatapos ng away namin yun, alam nyo, maganda na ang trato niya sa akin. Teka, siya nga pala. Hindi ka maaaring umalis. Gagamitin ko ang buhay ko para protektahan ka. Paano si... Alam ko nang iyong inaalala. Akong bahala. May panlaban tayo. Auntie Jade, parang maibig sabihin ng ngiti nyo. Ang mabuti pa, alis na lang ko. Teka, sandali lang. Gusto mo ba ako mamatay? Makinig ka. Kapag umalis ka dito, magpapakamatay ako at magmumulto. Ano ba naman kayo? Huwag niyo akong biruin ng ganyan. Makinig ka. Isa lang naman talaga ang solusyon dyan para matapos ang problema. Kailangan niyong magkaroon ni Young Master ng baby. Ano bang sinasabi niyo, Auntie Jean? Sandali nga! Ipaglaban mo siya! Ay! Pumunta kayo sa isang lugar na talaga namang napakaganda. At gawin niyo ang dapat gawin. Hindi po maganda ang ideyang yan. Huwag kang mag-alala. Ako nang bahalang mag-asikaso niyan. Pagpaplanuhan ko yung mabuti. Alam niyo, hindi na po kailangan kasi, Auntie Jade. Teka muna, hindi ka pwedeng umalis. Basta, hindi pwede. Hindi ka alis dito. Pero, Auntie Jade, yung sinasabi niyo po sa akin kanina, hindi ko po talaga kayang gawin. Magpapakamatay ako at mumultuhin kita. Huwag niyo naman po akong takutin, Auntie Jade. Hindi mo niyo ako. Sige na, bahala ka. Huwag niyo na, Auntie Jade. Pinatungtong mo na naman ang maruming babaeng yun dito sa bahay. Sa buhay at reputasyon ng ating pamilya, wala ka na ba talagang pakialam? Hindi mo na ba naiisip ang kahihiyan namin ng iyong papa? Ano bang kinalaman nito sa reputasyon? Naghihirap sila ngayon kaya ako siya tinulungan. Ano dapat kong ikahiya? Ano bang palagay mo sa bahay natin? Paupahan o motel? Isang maruming babaeng walang matuluyan, dito mo patitirahin sa bahay? Hindi ka ba nandidiri? Anong ibig niyo sabihin? Kung meron kayong gustong sabihin, sabihin niyo na. Isa lang ang alam ko, na ang isang malinis at mabuting babae, hindi basta nakukuha ng lalaki ng gano'n na lang. Ma, marami kayong iniisip. Ayoko na muna makipag-usap sa inyo. Pakinggan mo ako! Sabihin mo ngayon na malinis siya. Pupuntahan mo siya sa kwarto niya sa ganitong oras ng gabi? Anong klaseng babae yun? Pinababayaan niyang nakabukas ang kanyang pintuan. Pinalis niyo na ba siya dito? Huling beses ko na sasabihin sa iyo ito. Walang karapatang tumira ang babae niyan dito sa bahay. Huwag mo nang sayangin ang iyong oras. Wala na tayong pag-uusapan. Bakit hindi niyo pinalis si Sanjay? Sweet and不经意，爱是贪得不敌意。谁是你的那个唯一？原谅我，怀疑自己。我明白，我要的爱。